Hi guys, for today's video. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys is mag-testing tayo guys ng off-grid na hindi pala mag-testing. Yun yung aking bagong project, off-grid na source para doon sa ating mga load. So ito yung aking ginagawa ngayon. So wala pa kasi yung aking inverter. So naglagay na ako dito ng lagayan. Wala pa, hindi pa dumarating. Naglagay ako dito ng charger, additional charger para sa aking battery. Yan, kita niyo ba? Additional charger yan. Tapos ito naman yung aking solar panel charger. So hindi pa rin dumarating guys, in order ko pa lang yung aking solar panel and yung aking inverter. So naglagay din ako dito ng relay para sa low voltage disconnect. So yun yung mga wala ko pa guys. Inverter, solar panel, tsaka low voltage disconnect. Ito guys is charger to, additional charger. Bukod dito. So naglagay ako ng charger. Tapos ito yung aking main supply, yung from Meralco guys. Yan, from Meralco. Yan siya. Ito yung aking filter. Yan siya guys. Yan. Yan yung filter from Meralco. Tapos breaker from Meralco. Tapos nalagay din ako guys dito ng adjustable voltage protector. So voltage protection to guys para sa ating load. Then dito ko guys lalagay yung aking inverter pag dumating na. So dito yung breaker noon, papunta siya sa meron ako guys ditong ihinandang, ay meron akong ATS. So maglalagay ako guys ng ATS. Ang brand nito guys ay ayan, Eaton. So Eaton na ATS guys yung aking brand na ginagamit. Ayan. Ano siya? 1U. 1U na ATS. So, then, may mga nagtatanong kasi guys kung pwede daw gamitin yung off-grid yung off-grid. Ibig sabihin, yung solar panel, gagamitan nila ng UPS. So, naghanda rin ako dito ng UPS. Ang inanda ko dito guys is, line interactive na technology ng UPS. Yan. Eaton brand din. Yan. Baka naman, Eaton, pa-sponsor ako ng tawag ito, ng inverter. Yan, inverter, tsaka, yan, inverter, tsaka, baka may charger din. Ganun. So, ayan guys, so, for the meantime guys, ito ang testing ko ngayon. Kung gumagana yung aking setup ngayon habang wala pa yung aking inverter. So, ito yung aking inandang battery. Pati battery ko guys, hindi pa rin dumarating eh. Order ko. So, malaki. At least, dapat meron kang 100 Ah na battery na gagamitin para sa mga load mo. Mapagana mo yung electric pan, dapat at least meron kang 100 Ah na battery. Para mas maganda-ganda yung takbo o kumbaga yung backup mo. At least meron kang 8 hours na working siya na gumagana. So, ayan guys, yung aking setup. Sa ngayon ay 9 Ah lang yung aking battery na ginagamit. Pan-testing na lang ito guys, pan-testing lang. So, ayan siya. Nakita nyo, yung aking charger, connected siya dito sa load ngayon. Ito, naka-load ako ngayon dito sa aking solar charger. Yan, solar charger. Yan yung binili ko lang guys kasi testing lang naman. Pero pagka may budget na tayo ay yung magandang klase na ang bibili natin. So, ayan. Then, testing natin kung working to. Itong setup lang na to muna. Wala pa yung aking inverter. Inverter na lang kulang neto guys. Tsaka low voltage disconnect or working na yan. Working na. Yung aking primary source. Ito ang magiging primary source. Tapos backup source natin is yung Meralco. Yun yung gagawin natin. Kaya naglagay tayo ng ATS.
So, tingnan natin kung okay ito ang setup natin. Yan, kabit natin itong battery. Yan. So, ayan guys. Yung voltage ng battery ko base dito sa aking solar panel charger ay 12.5. Dito naman sa aking charger ay 12.4. Ayan, 12.4. So, maganda, i-tester din natin. Tester din natin. Ito tayo yung battery. Ito. Anong voltage ng battery natin? So, ayun guys, 12.41. Yan yung ating charge ng ating battery. Then, ang magiging flow niyan guys is papunta ng galing ng battery, pupunta ako ng inverter. Yun yung use nito guys, netong aking relay. Connected to sa low voltage disconnect. Pag dumating na guys, i-video ko ulit para ma-set up natin na maganda. Pati yung aking inverter pag dumating na. So, wala pa. Di pa dumarating. So, yan. Papunta siya sa aking breaker. Ito yung aking magiging primary source. Yung grid or solar panel. Yun yung aking primary source. Then, yung aking secondary source. Let's say, naglobat na yung aking battery. Yun yung use ng low voltage disconnect. Pag naglobat na yung battery, magka-cut off si inverter. So, mamamatay siya. Automatic, kung wala kang ATS, mamamatay yung load mo. So, yun yung magiging function ng ATS natin. So, sa ngayon guys, is connected ako sa second source ko, which is yung aking Meralco. On lang natin tong breaker. Yan. Ito guys, nakita nyo to, ano to? Filter, EMI filter siya. Naglagay pa ako ng ganun para at least may protection. Then, second protection ko guys is ito. Ano siya? Adjustable voltage protector. Ang use naman nito ay para siyang delay. Delay dun sa ano natin, sa pagpasok na kuryente. Parang may time delay siya guys. Yun lang yung may use niyan, pero lagi siya dapat naka-on para just in case na mawala ng power na yung battery mo dahil doon sa off-grid niya. So, kunyari naglobat na si battery natin. So, ayan. Ito yung aking model guys ng UPS. So, ay ng ATS. Meron akong display dito. So, primary source ko is source 1, which is yung tawag dito, yung Meral ko ngayon. So guys, nakita nyo to, nagbiblink. Hinahanap niya kasi yung isa kong source. Ito yon. Yan. Yan yung ginamit ko dyan. So, yan yung ilalagay natin, yung inverter. Dyan natin siya ilalagay. So, once na dumating na, ite-testing natin ulit guys. Yan, isilent natin lang. Yan. Then, once na na-silent na natin, kasi maingay guys eh. So, sinilent ko lang, pero nandun pa rin yung alarm niya. Nag-a-alarm siya ng walang source 2. Kung mag-source 2 yung hinahanap niya, guys. Yan. Tapos, para mas protected yung ating mga machine or ating mga gamit sa bahay. Let's say, TV. Medyo sensitive diba sa kuryente yung TV. So, masisira siya pagka wala kang ATS. Tapos, patay sindi na yung iyong battery kasi lobat. Tapos, mag-charge ulit. Tapos maglulobat ulit, ganun. So, possible, masira yung iyong TV. Ngayon, may nagtanong sa akin guys kung pwede daw bang lagyan ng UPS. Yan. So, para at least may protection. Kumbaga, from solar source ka, lalagyan mo ng ATS. Yung iyong inverter. So, yun guys, ang titesting natin once na dumating na yung ating inverter na in order. Ayan. Titesting natin dito sa 650 natin, 650VA na UPS. So, sa ngayon, ang connection ko guys is Meralco, ATS, tapos papunta sa UPS, papunta sa load. Ang load ko ngayon guys is itong monitor. Ayan. Monitor, tapos UPS.
Tapos electric pan. Ayan, yan yung load ko ngayon. Testing lang naman siya. Yung monitor ko, namatay. Ayan, kasi ano siya guys. Ayan yung monitor. So, shout out kay BenQ. Baka naman, may sponsor din. So, ayan. Ayan na, di ba? Eaton. Eaton yung ating ginagamit na brand. So, ATS. So, ito guys, ang kagandahan, pagka may ATS ka, kumbaga protected yung iyong load or yung iyong mga kung ano man nakasaksak. Kasi usual, ginagamit lang naman yung sa maliliit na off-grid na system ay hindi naman na kailangan talaga ng ATS. Kumbaga, breaker lang, panel, tapos inverter, yun lang yung mga maliliit. So, pagka kailangan mong protectionan yung iyong TV or any appliances na sensitive sa power, kailangan mo ng ATS, guys, para at least once na nag-low bat na yung battery mo, mag-automatic siya doon sa secondary source mo, which is yung yung Meralco source mo, guys. So, ayun lang. Babalikan ko kayo guys once na dumating na yung ating inverter tsaka yung low voltage disconnect. Dito ko siya guys kakabit. So ito guys, ang ginawa ko, ditanggal to. So plywood lang siya para at least maililipat natin. Or kasi since nandito pa ako sa lamesa, mailalagay natin siya sa pader. So ayan yung aking setup na ginagawa. Ano lang naman to? Pang maliliitan lang na panel. Kasi ang binili ko lang guys is 100 watts lang na solar panel. So, ayun. Ano lang naman, ang paggagamitan ko lang kasi TV tsaka ilaw. Yan. Pero, doon sa nagtanong na kung pwede daw gamitin yung inverter since off-grid ka nga, inverter, tapos lalagyan mo ng UPS. So, yun yung sasagutin natin pagka dumating na yung aking inverter. Gagamit tayo ng technology, dalawang technology ng UPS para matest natin. Itong technology na to guys is itong 5, yun yung model niya, 5L650 or 650BA na UPS ay line interactive. Then, gagamit rin tayo guys ng online na UPS para at least makita natin kung working nga ba siya doon sa inverter natin or kung gumagana siya sa solar panel. Yun yung kasing question. Kung gumagana daw ba ang UPS sa solar panel para at least yun yung gagamitin sa mga probinsya, di ba? Pagka walang kuryente, mag-UPS pa sila, then mag-inverter sila. So, or yung battery yung pagkukuha ng source. So, ayun lang guys. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Mr.C guys. Babalikan ko kayo pagka dumating na yung aking mga in order. So, shout out ulit dyan sa kay Eaton and kay sino to? Ayan, buhayin natin ulit para makita nyo guys. Shout out sa kanila, kay BenQ tsaka kay yan, kay Eaton. So, ayan guys, thank you and bye-bye.